Okay. Di pa ako makakompose ng sarili ko. So, anyway, I'm not gonna keep this too long. But I'm just going to point out some things before we end this reaction video. Idea first, again, well done. Another, another step higher than the previous episode. It was really well done. At ang ganda ng ending, meron pa siyang mga post-credit scenes, no? So, ang ganda na, no? Although, I would just like to point out one thing na sinira na naman ng game voice na BL trope. Alam niyo po yung BL trope. Ito yung mga preconceived notions or formula ng mga BL series na usually na nababasa at usually yung mga napapanood natin. Ito yung heteronormative belief. Ano yung ibig sabihin ng heteronormative? Heteronormative ibig sabihin nun na ang mga BL series ay usually tinatrato na parang dalawang lalaki sila na nagka-inlovean at nasa isang relationship. But the way na tinatrato sila ng author, ng production company or ng story ay para pa rin silang nasa isang heterosexual relationship na kung saan ay isa ay lalaki at isa ang babae. At isa sa mga paniniwalang to na makikita nyo sa mga BL tropes at minention to ng itong episode na to ay yung portion ng episode kanina na kung saan ay sinabi ni Gav nun, parang ini-imagine niya na nasa trabaho sila, pagkatapos si Kai ay nasa bahay, pinagluluto niya si Gabriel at iintay niya na umuwi, etc. So that is one of the antiquated gender norm. Ibig sabihin nun, matagal na to na paniniwala tungkol sa mga kababaihan na nasa bahay lamang at naghahanda ng mga gumagawa ng mga gawaing bahay, nagluluto at nag-iintay sa asawa para dumating. That is an old and parang hindi na siya talaga applicable na gender norm sa mga kababaihan ngayon. At yun yung pinakita kanina, di ba? And one thing that you saw was kung paano nag-respond si Kai doon sa antiquated gender norm na yon, na ang babae ay mag-iintay at magluluto at prepare, etc. And then ang ginawa niya is biglang nagbaliktad, no, na parang pwede naman na ang lalaki ngayon ang nasa bahay. So karamihan din kasi ngayon ng maraming mga kalalakihan din ngayon ay mga tinatawag ng mga stay at home dads, no? So usually they choose not to work, ang babae po yung nagtatrabaho sa pamilya at ang lalaki yung natitira sa bahay, siya nag-aalaga ng mga anak, siya yung gumagawa ng mga gawaing bahay, etc. At yun po yung tumataas na po yung dami ng mga kalalakihan ng mga ganyan ngayon, no, sa mga households. And yun yung isa sa minention nila. And finally, ang pinaka napag-usapan nila was we can both work, di ba? And we can both work and we can also become caring partners when we are at home. So ito po yung sinasabi natin, egalitarian household. So ibig sabihin ng egalitarian household, balance ang kapangyarihan sa magpartners. So, wala pong isa na lumalamang, na isa lamang yung primary income earner, and then the other one is hindi siya primary income earner. Wala siyang ginagawa na nagdadala ng pera sa loob ng bahay, at siya ay gumagawa na tinatawag nating unpaid care work. So ibig sabihin noon yung mga trabaho at mga gawain na ginagawa niya sa loob ng bahay, hindi siya bayad, pero trabaho pa rin yun. So sinasabi niya dito ni Kai na pwede naman na dalawa kayo nagtatrabaho, at the same time, dalawa din kayo na gumagawa ng household work. So that belief there, napaka-subtle lang noon, no? Hindi siya ganoon ka, siguro hindi yun masyado nagmamatter para sa mga viewers, pero sa mga kagaya namin na mga nag-a-analyze ng mga gender and social issues, ilang segundo lang yon, pero napaka-laki ng impact noon kung paano pinoportray ang mga modern families, modern Filipino families. No? At by that, tuwang-tuwa ako dahil
napaka-progressive nung kung paano nila iniisip at ina-approach. At sinira nila ang isang BL trope na paniniwala na ang isa sa mga partner ay usually treated as a woman and the other one is treated as the man or the male. No? At dito hindi ganun. Okay? And then siguro isa sa gusto ko lang i-highlight is yung chemistry ng tatlong characters. That's Kai, Gav, and Pearl. Kasi if you notice, King Boys talaga, ang main characters dito would be Gavriel at saka si Kai. No? Pero si Pearl, dapat support character lang siya. Pero yung character niya, napaka-importante to the point na hindi mo siya matanggal sa equation ni Gavriel at saka ni Kai. The reason being is nagko-complement kasi yung kanilang mga persona, no, mga behaviors nila. So ano ba yung mga behaviors na makikita natin? Si Kai kasi is more of a pessimist. So siya yung klase ng tao na nag-iisip ng mga the worst case scenario. Usually ang ina-anticipate niya yung mga hindi talaga magagandang bagay na mangyayari, etc. While si Gavriel naman on the other end of the spectrum, siya naman yung laging positive ang outlook sa buhay. Pag ang lagi niyang tingin at lagi niyang approach would always be looking at the bright side of things. No? Laging ganun. To the point na maaari niya ma-neglect yung mga possibilities of certain failures, the possibility of yung mga hindi maaring masunod yung nasa plano, etc. At ang nasa gitna nilang dalawa ay si Pearl. Okay. Si Pearl naman ang tinatawag nating realist. So si Pearl ang isang klase ng tao na kung saan ay siya yung balanse ng pagiging isang optimist at saka ng isang pessimist. So ang binabasihan ni Pearl lagi would always be the here and now. Kung ano yung sitwasyon ngayon, dito ko ina-assess, objectively tinitingnan ko kung anong mangyayari at wini-weigh in ko kung ano yung mga possibilities na ito ba ay magiging maganda ba yung outcome o magiging negative ba yung outcome. At saka doon ako kikilos, doon ako mag-act upon. So, kaya nag-work together talaga yung tatlong characters na yan. Siguro bago matapos, ang isa sa mga ina-expect natin would be what will now happen to episode 11, 12, and 13. Kasi sabi nga nila, ito ay season, parang season finale na ito. Actually, kung titignan mo talaga siya, season finale talaga siya. So, the way it happened, the way they closed it, etc. So, parang wala ka na masyadong ina-expect na mangyayari sa episode 11, 12, and 13. Hopefully, hindi siya maging filler episodes, no? Kasi ito po yung mga tendency kapag na-extend na na-extend yung mga seasons na supposedly they're done already with a certain episode and they have to extend it. Okay, so you know, because of certain demands or certain mga pangyayari, nagde-develop yung mga filler episodes. No? Minsan, yung mga filler episodes na yun, wala na siya masyadong connect doon sa buong takbo ng storya. Pero hopefully sa sa episode 11, 12, and 13, hindi siya maging ganun. Ang hindi pa natin masyadong nakikita na gusto ko sana is yung development pa ng story ni Terrence at saka yung sa side naman ni Rika. No? Although, puntahan natin si Terrence kasi si Terrence isa siya sa character na nagdala ng main conflict with Game Boys in the earlier episodes. At gusto ko na since nagkaroon na ng resolution, nagkaroon na ng nagka-okay na sila, sana magkaroon siya ng mas magandang ending, no? Na kung saan ay mabigyan siya ng backstory at mas maintindihan natin kung bakit ganun yung naging sitwasyon niya, bakit ganun naging persona niya, etc. So yan. Yung kay Pearl, hindi ko na masyadong i-request na mag-develop siya na because meron na siyang spin-off series. No? So, although, they teased us already in episode 9. Yun lamang ang mga nakita ko dito sa episode na to. And kudos. At dahil dyan, kung meron po kayong mga ideas, meron po kayong mga comments dito sa episode na to o sa episode 9 o tungkol dun sa pinag-usapan ko na emotional intimacy in my previous video before episode 10. So, isa sa mga gusto ko pong pag-usapan natin ay
gaano nga ba talaga kalalim ang emotional intimacy ni Gab at saka ni Kai, na kahit na hindi sila personal pang nakita, ito first time pa lang silang nakita, pero is that enough para ma-solidify yung kanilang, alam mo yun, yung relationship nila, at saka paano nila dadarhin to now that they have a new conflict, which is yung paglilipat. And siguro baka isa sa pwedeng gawin ni Kai ay baka sabihin niya to sa kanyang mother eventually, and dahil doon ay magkaroon ng change of heart ang kanyang mother na si Leila, na bigyan niya ng pagkakataon si Kai na mag-explore further ng kanyang pagkatao at mas mahalin ang kanyang sarili, at hayaan niya na si Gab at saka si Kai ay magsama, o kaya, you know, hindi niya dalhin sa bukid ng itong si Kai. But we'll see. Tingnan natin kung paano natatakbo ang storya. At hopefully makita natin yan in episodes 11, 12, and 13. So, kung nagustuhan niyo po ang akin na action video at ang aking quick analysis para po sa episode na to, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel at Jenner TV. At makita-kita po tayong muli sa susunod po na reaction video, discussion videos, at lahat po na pwedeng pag-usapan to ko sa gender and sexuality in the context of BL, GL, and queer series in the Philippines. Bye everybody!